Sa video na ito ay atin pong tatalakayin ang mga simbolo o mga treasure signs na natagpuan ng ating kapwa treasure hunters sa kanilang site. Ang mga treasure signs na ito ay binubuo ng mga nakaukit na simbolo sa isang lumang punong niyog at sa mga lumang mga bato. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga lumang punong niyog ay ginamit na rin ng mga sundalong hapon para gawing marka kung saan ipinapahiwatig nila ang kanilang o ang lokasyon ng kanilang daladalang kayamanan. Kung napapansin niyo po mga ka-treasure hunters dito sa lumang punong niyog nito, meron itong nakaukit na letrang P at saka letrang B. Kung ako po ang tatanungin, masasabi ko po na itong mga letrang ito na inukit sa niyog ay talagang may kinalaman sa mga treasure signs. Pero yung nasa ibaba niya ay parang hindi ako sigurado, o sa aking pananaw ay gawa-gawa lamang ito ng mga tao na malapit dyan sa lokasyon na iyan. Parang tinaga ito ng itak. Pero itong letrang P at saka letrang B ay isa itong legit na marker na iniwan ng mga sundalong hapon. Ngayon po ay atin pong pag-uusapan kung ano ang ibig sabihin ng dalawang letra na ito. Ito pong letrang P, mga ka-treasure hunters, ay meron po itong kahulugan na isa pong tunnel. Itong letrang P. Itong letrang P ay nagkakahulugan ng isang tunnel. Kaya pinapahiwatig sa sign na ito na merong isang tunnel sa area na ito. Yung lamang ang tunnel na ito ay medyo hindi siya nakabukas. Closed tunnel. Kaya kinakailangan natin dito na maghukay muna para ma tuntun ang lagusan ng tunnel o ang opening ng tunnel na ito. Ngayon, ano naman ang pinapahiwatig ng letrang B? Ito pong letrang B, mga ka-treasure hunters, nagpapahiwatig po ito ng isang kahon. Hindi lamang isang kahon, kundi maraming kahon. Box of gold or box of diamond or jewelries. Box po ang pinapahiwatig ng letrang B na iyan. Kaya sa kabuuan, itong letrang P at saka letrang B ay nagpapahiwatig ito na may isang tunnel sa lugar at ang nakapaloob sa tunnel na iyan ay isang nakakahong kayamanan. Nakakahong deposito na iniwan ng mga sundalong hapon. Ngayon, proceed tayo dito sa pangalawang marka na nakatagpuan ng ating kapwa treasure hunters. Kung napapansin niyo po mga ka-treasure hunters, itong marka na ito ay nakuha sa kanilang hukay. Hindi lang natin alam o wala lang tayong idea kung anong lalim nakuha ang marka na ito. Kung napapansin niyo po, ito po ay parang isang ulo ng pato. At sa kanyang bandang ibaba ay para itong letrang, ano, hindi pala letra, parang hugis, heart. Para siyang isang pato, ulo ng pato. At the same time, meron ding heart. Ito po, parang heart. Ngayon po, ano nga ba ang pinapahiwatig ng sign na iyan? Sa akin pong sariling pananaw, mga ka-treasure hunters, ito pong ulo ng pato na ito ay nagtuturo po ito ng isang mahalagang direksyon. Isa pong direksyon na kung saan pagtuunan natin ng pansin.
At ito namang heart na ito, kung napapansin niyo po, ay parang may matulis na portion itong heart. Pero ang pinaka-pointer ng heart, mga ka-treasure hunters, ay itong kanyang bandang dito. Ito po. Hindi po dito sa matulis na parte. Kaya sa sarili ko pong pangunawa sa sign na ito, ito po ay nagtuturo ng dalawang direksyon o dalawang deposito na may drift direction ang itinuturo ng dalawang directional marker na ito. Ito pong kanyang ulo at saka itong kanyang katawan na hugis heart, itong bandang dito. Yan po ang aking pananaw sa sign na iyan. Ngayon po si Dayo sa pangatlong sign. Itong pangatlong sign ay para rin pong ulo ng isang hayop. At meron po itong bunganga, nakabukas na bunganga, na para bang may binabantayan ang hugis hayop na sign na ito. Kung ako po ang tatanungin, o kung ako po ang masusunod, ay i-explore ko muna ang harapan ng pinpoint ng marka na ito, harapan ng kanyang bunganga mula dyan, mga 30 to 40 meters, i-explore ko muna. At meron pa dyan mga karagdagang marka na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Na kailangan nating makita ang mga marka sa area na iyan o ang kabuuan mismo sa area na iyan para may idea tayo kung saan po tayo mag-layout. Iyan lamang po sa video na ito, mga ka-treasure hunters. Sana po ay may tulong po ang video na ito sa mga baguhan na katulad nating treasure hunters.